Ayan na! Ay, naka, hello, hello, hello! Oy, partner! Namiss kita, namiss kita, partner! Eto, eto, partner. Ngayon, nakaka-recover na kasi sobrang hirap, no? Ng dinanas na dilubyo na naman sa Marikina. At sa buong ano rin, at sa Cagayan din, no? Pero kasi, partner, ngayon kasi talaga, tinamaan, kumbaga parang naging, ang undoy na bagyo noong nakaraang ano, taon, tawag nito, partner, maging ano na yun eh, kumbaga nagkaroon na ng phobia ang mga tao dito sa Marikina. Pero mas matindi ngayon. Iba yung experience ngayon sa bagyong Ulysses. No? Sobrang sobrang nakaka alam mo yun, sobrang nakakatakot, nakaka hindi mo alam kung gagawin mo. Kasi alam mo pasalamat na rin kami kahit papaano ka partner kasi nga yung bagyong dumating hindi siya madaling araw. Dumating yung madaling araw. I mean yung pagbaha umaga na. Maliwanag na. Hindi gabi, hindi gabi. Yun ang number one na nakakatakot niya. Na kung dumating yung gabi, ako, oro mo lang ano, patay tayo dyan. Maraming mga tao, o mga Marikenyo, na talagang namang, alam mo yun, talagang masyasak talaga yun, hindi alam gagawin yung gabi. True. Ayun, actually, kawawa rin yung mga bata dyan. Kasi diba, yung mga matatanda, kaya naman natin ang sarili natin, pero ang kawawa dyan, yung talagang, alam mo yun, yung talagang matanda ha, yung mga lolo't lola natin, and yung mga bata. Kasi sobra. Diba, hindi naman nila kaya yung sarili nila. Totoo, partner. Tsaka nalaman ko na rin din, no, na ang maasahan na internet or yung sa SIM card na ginagamit ko, ay alam ko na, dapat maging smart ka talaga. Kung ano gagawin. Totoo, yun naman ang isang signal. Nagulat ako! Nagulat ako! Wala na talaga! Diba? Yung saan? Kamusta yung araw? Well, okay lang. Partner, okay lang naman yun kasi nag-merge naman sila eh. Merge naman yun eh. So, wala mo problema. Sabi sa inyo eh, di ba? Well, talaga yung araw. Sobra. Well, update ko muna. Hello mga pangga. Hello, partner China. Update ko lang kayo, no, sa mga nangyayari po ngayon. Until now, marami pa rin pong mga pangga natin na hindi nag-uwian pa ng kanilang mga tahanan. Dahil na, di ba, nandito pa sa ano, sa mga schools namin. Yes. Sa Marikina. Na talagang, alam mo partner, hindi masamang tumulong. Talaga naman, no. Bukumbuka sa puso mo. Totoo naman yan. Kaso, ang nangyayari, partner, may mga tumutulong sa atin, dumadaan dito, pupunta dito sa Marikina, dumadayo, na hindi sila nakipag-coordinate doon sa school. Kasi minsan, papaksak sila dyan, pupunta, magdadala ng mga gamit, ng mga pagkain, relief, di ba? Ang nangyayari, may mga stubs dapat, may stub. Kasi yung stub kasi, ang nakakaalam niyan, yung mismong nandun sa school, kasi binibilang yung bawat pamilya. Para organized. Kasi, part na nagkakagulo talaga. Until now. Actually, balita ko nga, Jimbo eh, sa iba, kawawa, dahil hindi nasusuyod yung mga nasa loob. Oo, yung lagi nasa bungad lang ang nabibigyan. Mas malala ata ang sitwasyon ng mga nandun sa mga iskinita. Tsaka, ito yung partner eh. Di ba, alam ba, may pupunta, may magdadala ng pagkain. Ngayon, kasi ang lugar dito, hindi naman pantay. Diba? Dito, Paputek, doon sa kabila, hindi. Kaso, karamihan, yung mga nag-donate, pupunta doon sa hindi malulubog malulubog sa putik yung sasakyan nila. So, ang tendency, partner, ang tendency na nangyayari, yung mga hindi inabot ng baha, doon sila nakakakota, sila kumukuha. Okay. Yun ang mahirap. Kaya ngayon, para po maging maayos lahat po, mga pangga, sa mga tutulong po sa Marikina, dapat po makipag-coordinate kayo sa mga schools kasi may mga stab po yan at binibilang po bawat pamilya dyan nag-stay. Ayan yan. Yes, ayan. Part na nagkakagulo talaga. Tsaka alam mo ba, ito update ha. Totoo. Actually, nagkakaroon ng agawan, di ba? Oo. Alam mo ba, partner, pag nag-uwian nyo na sa iba ng mga hindi natin masisisi, pero pag umuwi sa kanilang tahanan niya, partner, pustahan tayo. May sari-sari store na yan. Mga. Yung pala binibenta rin yung mga pinamimigay, no? Hindi kasi, partner, kota na. Yung mga ibang tao dyan, nakahiga na nga sa relief, eh. Sobrang dami. Pero sana naman po, pansinin niyo po yung ibang lugar din po na yun ang mga tinamaan din talaga. Kasi pantay ganito yan, call a friend yan eh. Alam mo ba kung bakit yung sinabing call a friend?
Halimbawa, sa school dito, nagbigay. Nag-text yung kabila, uy, pumunta kayo dito. Dito. Yung, doon sa isang school, pumunta doon sa nagbigay ng relief. So ngayon, yes, gets. Nagkagulo-gulo na. So, yun ang sinasabi ko. Sobrang, ang hirap po, sana nga po, sa mga magbibigay ng tulong is dapat po makipag-coordinate. Yun ang number one talaga. Sobrang hirap. Gulo. True. Ay, well, ako, at least, Jimbo, safe ka and masaya okay, kami, you. Nakasama ka thank namin you. Ngayon, di ba? Thank you. Hindi ako, meron akong, nakuwang video, pero... Ano may song number ka? Hindi. Ano, partner, ayusin ko na ito. Ayusin ko. Sige. Tsaka, ito, ano ko muna yung pagpapasalamat, no? Meron akong isang panggarin talaga na tumulong na, sabi ko sa kanya, huwag niyo na akong tulungan. Ipamigay na lang natin yan. Ipakain natin sa mga tao na nangailangan. Kaya ngayon, meron kaming partner, meron kaming gagawin ng kaibigan ko na tulungan, no? At talagang makikita nyo kung gaano kakapal yung putek! Sobra! Lulusubi namin talaga. So, yun lang naman. Partner, ano nga sa'yo? Parang nawala ka na. Sina? Nako, nawala si Sina. Teka, Sina! Hintay lang muna si Sina, ha? Mukhang nawala si Sina. Ayan, mga pangga, no? Ayan, yung mga nandito po ngayon. Ayan, may mga, ayan, trata Sina din, no? Sina, ano nga sa'yo? At nawala ako kasi na-brown out. kaya pala. So, yun, partner, no? Ito, may mga... Oh, nawala na naman si Sina! Kawawa tayo dyan. Well, sige, hintay lang natin muna si Sina. Nawawala yung internet nila. Pero ito, sabi nila, na hindi pantay-pantay ang mga pagbibigay ng mga ayuda. Well, hindi po na, para po maging maayos po, no, sa totoo lang po. Ayan, Sina, nangyari na naman? I'm back partner. Na talaga. Ito na talaga, nandito na talaga ako. Ayan, okay, sige partner, bago tayo magkano. Nawawala yung net, sorry na. Ayan nga, pero ito partner, ibigay na yung tanong, nakapost na, pero ito po, maraming salamat po sa mga pangga po natin na talaga namang nagdasal at nangamusta po sa akin. At ang Team Energy, maraming salamat po sa inyo. Well, okay po ako, okay po kami dito nila Papa Justin. Ay nga lang, sobrang marami rin po talagang nagulat dahil nga ang hirap po rin talagang sitwasyon na dumating sa amin. Diluvio to eh. So, well, ganyan ang buhay. Bangon, Marikina. Oh, ano, nawala ka na naman. Bangon, Sina. Bangon, Sina. Nawawala yung net. Ay, oh, sige. O, partner, ibigay na natin yung tanong. Dahil ito na, ang ating topic po ngayon. Maraming salamat po pala. Again, partner, Sina, sa lahat po ng mga talagang nag-message sa akin, nag-amusta, at talaga, thank you guys. Thank you. Ikaw pa ba? Sobra. Talaga, mabuhay ka, Jimbo. Mabuhay ka. Maraming salamat. Okay, partner, ito na. Ang ating... Oy, sorry na, pero may babatiin lang ako. Ah, sige, go. Kasi nakikinig ngayon, hello naman sila Mama and Papa ni Ate Chris Zane. Hello po si Tita Judy Flores and Tito Rizaldi Flores. Hello po sa inyo. Hello po. Kamusta po kayo dyan? And yung pamangkin ko siya na si Naya Nig. Hi, baby Naya, Charmaine and RJ. O, diba? Ang saya. Okay, game. Let's go. Para lakas mga Chris ang ito. Let's go na. Ito yung topic natin ngayon. Bigyan mo na partner. Sige. Jimbo, sa tingin mo big deal ba yung itsura sa pakikipagrelasyon? Ayan! Ayan tayo. Well, partner, parang ano ito eh. Swertihan lang din, no? Na makatagpo ng... Swertihan? Na maganda. Oh, at talaga, kumbaga jackpot eh. Oo, bonus na 'yon. Oo, bonus na. Hindi ka naghangad, pero syempre, wow, eto na 'yon eh. Swerte talaga, may ganoon, meron talaga. Well, para sa akin partner, no. Kung itsura ang basihan, meron kasing dalawa kasi ang iniisip ko eh. Meron kasing yung unahin ko muna yung pangalawa. Yung una kasi tawa naman yung hindi syempre sabi ko una, hindi naman basihan yung itsura. Ang basihan dito yung ugali. Ang ugali, yun ang basihan ng ugali. Totoo naman. Pero yung pangalawa sinasabi ko, ano rin ito eh, isa rin sa pang-front mo yan ito eh. Parang ano mo sa ex mo. Ano ba, di ba? May ex ka. Kagul kayo. Oh, pinalit ko. Wapping. Maganda. Di ba? Parang ganun eh. Kasi partner, magkakaroon kasi ng... Ano yan, magkakaroon ng mga laitan. Comparison, ganun. Oo. Oh, ay, ano pa ba yung tsura nung pinalit sa'yo? Ba't yun?
Parang eh, bakit yung ibang mas na-o-offend kapag gunwari? Pag gunwari mas medyo, alam mo yun, semi ano lang, sasabihin, ay, yan yung pinalit sa akin? Bakit yan? Anong meron dyan? Ganyan. Yun nga eh. Siguro, sa ibang pag-iisip ng mga ibang pangga natin, malamang itsurang panguna dyan. Siyempre, number one naman. Para... Kasi yung mga ginagawang trophy girlfriend, trophy ayan, boyfriend, gano'n. Yung pang-prank mo, yung pang-bungad mo. Pang-ano to partner eh, kumbaga pang... Pang-display, gano'n. Yan, nadali mo diba? Pang-display. Ito yung mga tipong nirarampa mo na talagang, woo, bebot, gano'n. Di ba? Pogi, di ba? Well, iba naman, hindi natin masisisi kung... Kasi hindi man ikaw yung manlait, yung kaibigan mo nakakilala siya. Sabi, ano ba yun? Di ba? Alam mo, napaka-unfair talaga minsan ng trope, no? Well, hindi natin masisisi. Partner, hindi natin masisisi. Di ba sasabihin nila, uy, ang bakit to? Ang bakit naman yung pilay? Sabi, ganun. Di ba? Uy, ba't ganun? Well, ako lang magsasabi, partner. Hindi naman itsurang basihan yung pag-uugali. Hindi well, talaga. Jimbo, oh, alam mo yan, galing sa akin. Oo naman, partner. Hindi ako tumitigit sa itsura. Oo, totoo yan, partner. Swerte lang tayo. Partner, alam mo, swerte lang tayo. Marunong lang tayo. Yung huli. Sinuwerte yung huli. Oh, partner to. May sumagot, partner. Basahin mo to. Ito, sabi ni Nezel Tumaneng. Oy, Nezel, kamusta ka? Sabi oy, Nezel. Ugali am... pinaka big deal sa pakikipagrelasyon. Pag maganda naman ang ugali, gaganda at gagwapo na yan sa paningin mo. Totoo, di ba? Mas mahirap yung ang ganda nga, pero ang saklap ng ugali, pogi, pero pakat ng ugali, di ba? Totoo. Gusto mo lang i-erase sa universe. Ay, ito. Medyo, ito naman, partner. Ang sabi naman ito ni Karen Alipio, ang sabi niya, hindi naman pabasayan ng itsura. Ang importante ay ang ugali. Di ba, parte ito, lumalabas sa puro mga ugali naman talaga na marunong makisama sa lahat na nakapaligid sa'yo. Totoo yan. Totoo tama. Naman yan. Hindi lang talaga... Ay, hirap yun eh. Kapag kunwari yung tipong hindi marunong makisama, di ba? May hirap yun. Yung, may hirap na nyo, pangit na nga, hindi pa marunong makisama. Di ba? Gaspang na ng ugali. Gaspang mawangan. Oo. Ang tawag doon, malas. Ayan. May ganun. Kaloka. O, partner ito. Uso lang daw yan ang mukha. Ito well, si Liza May Hilo. Kapag pogi kasi, pwedeng irampa sa umaga. Oo. Oh. Bakit naman, gabi lang pwede lumabas. Grabe siya. Grabe naman itong mga to. Ang judger nyo, ha? Well, o, tingnan mo, partner, lumalabas ting ano, kung ang mga babae ay choosy, no? Well, hindi, Bakit natin. Bakit ang image lagi ng mga babae okay. Choosy? Hindi, ibayin ko na, partner, parehas, choosy, lalaki o babae. No, syempre, number one, titingnan kasi nila dyan, partner, is yung, ano nga, yung tsura na pwede mong ipagmalaki yes. At ipagmayabang sa kung sino man yung gusto mong pagmayabangan. Diba? Halimbawa, yung ex mo, uy, ito, kinalit ko. Diba? Maganda. Diba? Wapo. Hindi ganun eh. Kaso nga lang, syempre, sa mga kaibigan mo, talagang hindi mo wala yung panlalait yan. Sila pa yung updated. Diba? Oy, friend! Diba? Sili mo diba? Una, no? Oy, friend! Ang pangit ng pinalit na. Mukhang... Ba't ginawa mo kamonggi? Ano yan? Yung grabe. Ikaw naka-move on na, pero yung mga kaibigan mo hindi pa. Sila pa yung mambabash, di ba? Ayan ba yun? Ay, tignan mo yung kasama niya ngayon. Ang tsaka. Tapos ikukumpara. Ito, partner. Partner, ikukumpara pa niya yung sarili niya. Alam mo sasabihin? Anak. Mas guwapo pa ako dyan. Maganda pa ako dyan. May ganun eh. Mas guwapo pa ako. Mas maganda ako dun. Bakit yun ang pinili niya? Diba? Well, hindi natin masisisi, no? Hindi, kumbaga, pero ang masakit kasi doon, Jim, kung kunwari pangit yung pinalit. Pero pinakasalan agad. Ayun. Well, iyak pa ngayon. Well, yun na yun. Kumbaga parang dapat nga, naka-move on ka na. Maging masaya ka na yes. Kung saan siya masaya. Tsaka, kaso naiiwan yung mga friends mo eh. Oo, yun nga eh. Alam mo, ba't yun nga, totoo yung partner, no? Malamang kahit kayo rin yung mga pangga, kahit kayo rin, alam ba, nagkita-kita, hindi mo nang ino-open, naka-move on yan, ha? Nasabihin, oy, alam mo ba siya, no? Ay, nakita ko! Nakita ko doon! Di ba? Totoo. Misa, hindi mo alam yung tropa, misa nakakayumot din, eh, nakakasira rin.
Nasira ng diskarte, no? Oo. Ito, partner, sabi niya. Oh, sabi ni Baby Rodriguez, hindi po importante sa relasyon ang itsura. Ang importante, pagmamahal, respeto, at tiwala. Totoo yan, di ba? Alam mo yung iba nga eh, yung hindi naman ganun kabongga yung mukha, gabongga talaga, no? Pero sila naman yung mas maalaga, sila yung mas malambing, sila yung mas pasensyoso, di ba? Kesa dun sa minsan, parang naano mo, kapag maganda, kapag pogi, talagang ang takas ng ere. Diba? Yung hindi mo ma-reach eh, na, ah, manigas ko dyan, eto ugali ko, ikaw mag-adjust, wala akong pakipogi ako, maganda ako. Totoo. Tsaka part diba? Ano, yung nakikita natin na hindi ano, hindi yung sa itsurahan, ano ba, yun yan, hindi kagandahan. Well, siya pa yung, sila pa yung tao na nakapagbigay sa'ya at na, kumbaga, na ano na ibigay yung I mean part na yung naibigay yung mga gusto mong na gusto niya na gawin sa kanya bilang boyfriend. Ganun ang nangyari. Totoo. Or nang jowa. Madalas ano sila pa yung understanding, di ba? Sobrang haba ng haba ng pasensya, di ba? Marunong umintindi, pero minsan wala na, nadadaplis din talaga. Kaya, pupunta tayo dun sa wala talaga sa itsura yan. Yes. Totoo. Sa mga salita. Partner, mapasahan ko lang to ha. May sumagot sa ating Facebook page, no? Ang sabi, sabi ni Charisse Marmola, sabi niya, minsan po, kapag nasa tamang tao ka na, saka mo na gawin yung nararapat mong gawin kapag nasa tamang tao ka na. Ano to? Ang ganda na sagot ka. Para sa ibang stasyon eh. Ano lang. At ito, sabi ni Doris, para sa akin, hindi na big deal yung tsura. Kasi nga, aaminin mo naman lang, aaminin mo naman yung gwapo kung hayop naman yung ugali. Ano ba? Totoo, kasi kapag ganun, kung kunwari, ugali po yung pinagkukumpara ninyo, iiyak ka lang araw-araw. May di-display mo ba yung ugali niyan? Hindi. Diba? Mairarampa mo ba yung iyak mo? Ay, hindi, girl. Ikaw lang din magdudusa. Ayan na, kumbaga partner, ayan na nga natin, no? Yung ibang mga ganyan naka, ano, huwag natin kumpara yung itsura ng mga naging boyfriend or naging girlfriend. Basta importante, masaya na siya, masaya na siya. Correct. At saka masakit yun para sa tao, ah. So, huwag tayo magkukumpara, lalo na yung physical appearance. Kasi sabihin natin na hindi naman big deal sa iba na parang, ano ba yan? Mukha lang naman, inaasar lang naman. Ay, hindi, ah. Yung iba, tinatanim yan, di ba? So, huwag natin ikukumpara, lalo na kung present. Totoo. Parta na to. Si Jessica Andrade Lopez, sabi niya, yung iba, ha, mahilig sila sa pogi at maganda. Sa huli na lang yung ugali kasi doon lang lumalabas ang tunay na sila. Kung napakasalan na, no choice, di tanggapin ang pangit na ugali. Grabe naman, hindi naman ano. Grabe naman? Oo, grabe. Aray, may pag-atake? Well, partner. Hindi, totoo yun ah. Totoo yun. Lalabas talaga sa uli. Lalabas talaga yan pag kunwari kinasal na kayo, doon nyo lang malalaman, doon magkakalabasan ng ugali. Hindi, tsaka doon din. Marunong ka mag-adjust. Yes, diba? Hindi, tsaka ano. Hindi para idiin mo, para lumukin mo yung partner mo na ang pangat ng ugali mo. Tama. Tsaka hindi no choice tawag doon. Kumbaga, pagsubok yun eh. Kasama sa relasyon ng mag-asawa yan. Hindi ka pa pwedeng mag-give up. Kumbag nag-give up ka, aba, walang sense yung pagpapakasal mo. Tama, di ba? Sana hindi kayo nagpakasal kung ikaw, susuko rin agad. At ang solusyon mo, iiwan na lang siya, pangit pala ugali nito, na-discover ko na, bye. Hindi commitment ang tawag dyan. Ang tawag dyan, tawag sa'yo, baby, kailangan mo ng, ano, incubator. Totoo talaga yan. Ayan, Gina. Ako, nawala na naman si Gina. Gina! Sina, kito sa mukha mo dyan. Tagatagal wala si Sina. Nawala na naman si Sina. Well, ito, basahin ko muna ito, ha. Sabi ito ni Joy Pablo, sa una talaga po, ma-attract ka sa itsura. Pero pag nasa relasyon ka na, hindi na importante yun, eh. Kasi mas pahalaga pa rin po yung ugali. Ha? Kung gaano ka seryoso at faithful sa'yo. Oh. Sina, okay ka na? Sina? Ako, wala pa rin si Sina. Ayan. Yun lang naman po yung, ano, yun lang naman po yung mga sinasabi ko. At kadalasan dito talaga. Ito, Sina, ayan. Ayan, sa'yo!
Nagbo-brown out, hindi ko alam ano nangyayari sa Taytay Rizal. Well, hindi natin maiiwasan, no. Pero partner, gusto ko lang papasalamatan din muna ha si Ma'am JC Clark. Sobrang bait talaga, partner. Hindi ka iiwanan. So, ayan, wala na naman. Sino, nagbuka ka na naman JPEG dyan? Si Sino naging JPEG, naging picture. Isasalita lang kanina. Ay, nako. Ayan. Pogi, sabi na ano ha, sabi ni Dada, Pogi, maganda nga. Wala din naman silbi. Ayaw magtanim ng palay sa bukid. ayaw mag-initan. Ganun ba yung sinasabi mo, Dada? Sabi ni Denise Loren, hindi kasi kahit pangit ngayon, manluloko na. Shoutout sa ex ko. Ewan ko sa inyo. Sina! Nako, nagmukhang JPEG pa rin si Sina. Well, hindi po maiiwasan po talaga mga panggana na mawalan po ng kuryente. Which is sa amin din po, mga ilang araw din po kami nawalan ng kuryente. At alin nyo, sobrang hirap din po nang naranasan din ng ibang mga panggana din dito. Yung mga tubig, no? Na hindi naman nila pwedeng inumin sa lugar nila dahil nabaha. Eh, kadalasan po dyan, talagang tubig ang importante. Mga panggaha. Yung mga tutulong dyan, no? At makipag-coordinate po. Okay! Oh, ito pa! Sabi naman ni Catherine, o ni J. Catherine Bernal Tala, ang itsura ay kumukupas, pero ang magandang ugali ay hindi matutubusan o matutumbasan ng gwapong itsura. Well, tama ka po dyan. Very well said. Tama! Diba? Mga pangga, maraming salamat sa inyo lahat, no? Sa inyong pagsagot. Ay! Good morning, Tin Rivera. Good morning po sa inyo lahat, ha? Ayan, dito na si Sina. Sina! Nawawala talaga yung internet. Pangiti-ngiti lang ako, naiinit ako. Father, akala ko JPEG ka na kanina eh. Nag-JPEG ka, agalo ko. Nakakaloka! Well, bilisan na natin, partner, dahil hindi natin maiwasan talaga ganyan. So, yun lang, partner, no, para sa akin, partner, hindi naman pasihan ang itsura, no? Hindi talaga. Number one talaga po, ugali. Swerte nyo na, jackpot na kayo kapag napunta kayo sa isang taong gwapo na, maganda pa ugali. Perfect. Yun yun. Totoo. Sa akin din, kasi yun lang nagmamatter. Ako, wala akong pakialam kung kunwari, gwapo, maganda. Ay, naku, hindi. Kasi sa huli, ugali talaga yung magdadala at magpapasaya ng relasyon. Kapag kunwari, hindi marunong mag-adjust ng ugali, cannot be kahit gaano pa kaganda yan, siya pang pinakamagandang babae sa balat ng lupa o pinakagwapo. Wala din, lahat yan kukulubot din. Imagine ilang taon ka maghihintay bago siya makarealize na pag-uwi ng ugali niya, di ba? Yes. Ano yun, tsaka niya lang kunwari malalaman kapag kulubot na yung face niya, oh. Tapos na anong pakinabang niya kung yun lang ang habol mo, kung mukha lang, di ba? So, no, titingin po tayo sa panloob na kalooban ng isang tao. Huwag po sa panlabas. Lahat yan nag-fade. So, wag. Okay? Kilalanin nyo maigi ang tao. Ganun. kaya ka, partner. Tingnan nyo si Jim. Si Jimbo? Naku. Mabaintihan. Bisan, di mo nyo. Hindi, partner, ano lang nga, inga, tama ka doon. Kasi, kung pang-revenge lang gagawin mo, pangga, kasi ganyan eh. Ay, huwag din yun. Ginagawa lang nila ngayon, pang-front lang nila, pang-asar do sa ex niya. Ganun yun eh. Pero huwag naman ko sana. Kasi hindi lang siya ang nilulokong ko din sarili mo. No? Correct. Hindi magandang rason yun. Tama. Kung nagmahal ka, patunayan mo at pakiparamdam sa kanya. Yun lang naman. Tama. No? Ay, nako, partner! Invite mo na sila. Nako, maraming salamat, mga pangga, sa inyong time na napaaga yung live. At first time ko po ulit, no, partner, no? First time ko makasama sa partner Sina. At dahil ang dami pong ginagawa pa until now, hindi po tapos. Kasi nga, may makamag-anak po kami, talagang inaabotan ko ng tulong din. At yung damit ko po na aming dating sponsor ay ubos na. partner, invite mo na sila sa iyong social media accounts. Ayan, so don't forget pangga to like, follow, and share Sheena1067 po. And ang aking YouTube po, actually namin, oo, di ba?
Dahil alam mo ba, Jim, nakalimutan ko, genre nga pala yun, di ba? Tapos mukha ko lang yung nakalagay. Oo nga. Dapat genre na lang kayo. TV. Yes, abangan nyo po mga upload pa namin susunod ni Janong. And ano pa ba? Instagram, Sheena1067 rin po. Thank you so much. Back to you, Jimbo. Oy, maraming salamat, partner. Maraming salamat. At syempre, sa lahat po ng mga pangga natin, oy, sa mga hindi po nakapag-like at share po ng aking Facebook page. Sorry, partner, ha? Ang aking po, Facebook mo, DJ Jimbo, ang IG ko po, Jim1067, ang aking YouTube channel, Jimbolicious. Abangan niyo po yung aking upload, medyo may pag-upo pa ang narinig natin kay Sheena. May upload po ako doon na para makita niyo po yung buong pangyayari rin po kasi may mga video po ako. Ayoko lang po muna kasi ilabas kasi gusto ko po munang makatulong at makapag-exercise muna kami. Bago unahin ko po ba yung mag-upload, unahin ko muna yung pamilya. Okay, so maraming salamat. Ander! Gusto mo yung nakaganon ako, no? JPEG ka kanina eh. Ayan lang, partner. Ayan, ingat ka, partner. Maraming salamat sa inyo lahat, mga pangga. And alam nyo na, suporta lang po tayo sa lahat ng mga DJs. And Boycam! Ay, Boycam! Nakikinig mo ngayon, Boycam! Boycam, maraming salamat. Naging part ka rin ng buhay namin. Thank you, Boycam! Ang Team Jimshi na talaga yes. Namang sumusuporta rin. No? Bunso talaga. Natin yan, Jim! Bunso natin diba? Yan. Bunso. Salamat, Boycam! Alam mo naman, sa magkakapatid kami sa Team Energy, siya yung pinakabunso talaga. At talaga naman, napakasipag. Good luck sa iyong bagong career, partner. Yes! Ha, mabuhay ka, Boycam! Mabuhay ka. At partner, iano ko na rin to, yung itake ko na rin itong pagpapasalamat din sa mga panggari natin talaga na kamusta ka Jimbo, kamusta, alam mo sobrang ano, partner, iba yung pakiramdam eh, hindi man lang sila pumunta yung simpleng message ba na kamusta ka. Tama. Nakakataba ng puso yun, nakakapaglakas ng loob na makasurvive. Actually dito may makita ang mga track nakalagay itong Bangon Marikenyo. Bangon Marikina, gano'n naman. So, thank you po. Sa mga pangga po natin, nagtatanong po, kamusta ka, Jimbo? Okay naman po, safe naman po. Si Papa Justin, okay na po. Sobrang, ano na po, hirap lang nga po ngayon dahil nga naglilinis. Until now, kumbaga parang nga, nasa desierto dito kasi pumunta ka sa sasakyan mo, purali ka po, natuyo na yung putek. Pero sa some part sa, ano, sa may Provident, kila Papa Justin ay maputik pa rin partner. Dito sa amin, okay na. Yun na lang, sobrang, ano na lang talaga sa kamag-anak, kulong, linis. At ibang tao rin na, ang tabayanin nyo yun, yung aking pong gagawin na pagtulong din kahit papano eh, makapagbigay rin tayo ng tulong sa mga thank you, Jimbo. Marikino. Okay, thank you rin, partner Sheena, sa inyo rin at sa Team Energy. Thank you. Okay. Thank you. Malapit ako eh, yung thank you. Sobrang thank you. Ha? Thank you sa inyo. Okay. Maraming salamat, Jimbo. At dahil dyan, kami po ang patroller ngayong umaga. Kami po ay magpapaalam na mga pangga na kasama niyo po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Religious DJ na si Jimbo. Sino yun, Jim? Sino yun? Pa! nakita mo yung ating itingin ko, ha, partner. Nakita ko, ha? At kami ay number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihin radyo, sabihin mo. Energy!